What's up, DM citizens? Welcome back sa isa na namang guide video para sa inyo. At sa video na to, guys, papakita ko kung paano bumili ng cryptocurrency dito sa Binance gamit ang Paymaya virtual card. So, bago nyo simulan panoorin to, guys, check nyo muna yung in-upload nating video kung paano bumili ng cryptocurrency dito sa Binance gamit ang GCash. Sa P2P yun naman. So, huwag na natin patagalin pa, guys. Let's go! Okay, guys. So, ang first step na gagawin nyo, syempre, punta kayo sa Play Store kung Android kayo or kung iOS naman, App Store. So, tapos, i-download nyo yung Paymaya at saka yung Binance. So, i-type nyo lang dyan sa taas, Paymaya. Ayan, dyan. Paymaya. So, download nyo yan. And yung Binance. So, yan yung dalawang gagamitin natin. Yan, itong Binance. So, yan yung dalawang app na gagamitin natin dito sa video na to para makabili kayo. Okay, so next step, punta na kayo sa Paymaya app nyo. So, once na sa Paymaya app na kayo, syempre, kailangan nyo mag-register gamit yung number nyo. So, once na mag-register na kayo, then log in. So, mapupunta kayo dito sa home screen ng Paymaya. So, syempre, kailangan natin yung card. Hindi natin pwede magamit yung card pa. Kailangan natin i-upgrade yung account natin. So, punta kayo dito sa My Card kung paano i-upgrade. So, sa tabi lang ng home, yan sa baba. So, yan, click nyo yan. Then, online payment card number. So, click nyo lang din yan. Then, upgrade my account. Next. Yan, next lang din. So, ito na yung step by step na kailangan yung gawin. So, number one, complete your personal information. Then, number two, ano na, prepare nyo lang yung ID. So, yan yung mga kailangan na ID sa list na yan. So, kung meron kayong ID ng mga to, yan, i-ready nyo na kasi pipicturean nyo yan mamaya. So, yan. Tapos yung number 3, verify your identity by recording a selfie video. So, ayan. Gagamitin yung camera ng cellphone nyo para kurang kayo or i-videohan kayo. So, next nyo lang. Then, ayan. Ito na yung information. Then, next step dyan, yung address. Then, yung identification. Then, yung pipicturean yung ID. Then, selfie video. So, hintay lang kayo, guys, ng mga around 2 hours. Mga 2 hours para ma-verify yan. Basta mabilis lang yun eh. Mabilis na ma-verify itong account eh. So, once na ma-verify yan, lalabas na yung card info mo dyan, guys. Pero, para makita nyo yung card info, kailangan nyo loadan ng 100 minimum para lumabas yung details ng card na gagamitin natin dito. So, ayun. Ganun lang magpa-verify, guys. Next step na tayo. Okay, so next step na, ito, loloadan na natin tong Paymaya account natin. So para maloadan to, click nyo tong cash in, itong katabi ng bank transfer dito sa taas. So click nyo yan, cash in na yan. Then ito yung mga payment method na pwede nyo gamitin para maloadan to. So pwedeng padala, bank account. So, pwede sa mini-stop, 7-Eleven, ayan. Ayan, nandito na lahat. So, check nyo na lang dyan, guys, kung paano. So, ayan, sa akin, ginamit natin InstaPay, eh. Ayan. So, once na ma-loadan nyo na yung Paymaya nyo, ayan, so dyan, syempre, yung balance nyo. Punta na kayo dito sa My Cards. Kasi kanina, diba, need i-verify. So, pag na-verify na yung mga account nyo, tapos na-loadan nyo na, ito na yung magiging ita. So, yan. Kumbaga, meron ng card. Virtual card to, guys. Virtual card. Yan, nakalagay na dyan. May card number, yung valid date and year. Tapos, may CVV dyan. Then, ayan. Andyan na lahat ng details. So, ito na yung gagamitin natin dun sa Binance. Okay? Dun naman tayo sa Binance, guys. Okay, so final step na tayo. So punta na kayo sa Binance app nyo. So once na mapunta kayo sa app, syempre kailangan nyo, guys, mag-register and mag-login.
So once na mag-login kayo sa app, makikita nyo itong screen na to. Pero itong screen na to sa Binance Lite pa to. So tapos kailangan nyo pa siyempre i-verify pala. Ayan, katulad din sa Paymaya, kailangan nyo i-verify yung account para makabili kayo ng ano ng mga gusto niyo bilhin na crypto. So ayan, punta kayo dito sa punta kayo sa taas yung itong icon na to katabi ng ano katabi ng Binance Lite sa taas. Ayan, so mapupunta kayo dito sa screen na to, then click niyo tong intermediate verified na to kasi verified na tayo pero kulay pula to pag hindi pa kayo verified. So click niyo lang 'yan, then mapupunta kayo dito sa screen na to. Wait lang, naglo-load pa. Ayan. So ako verified na tayo. Pero kung hindi pa kayo verified, ito 'yung makikita niyo. Ayan. May makikita kayong verify now sa baba, may button. Ayan. Pero itong review time na to, 10 days sa advance kasi to eh. Pero kung dito kayo sa intermediate, ano to, mabilis lang to eh. Mga wala pang isang araw 'yan, ano. Verify na yun. Parang sa Paymaya din mabilis. Mga ilang oras lang din. Ganun din, mag-fill up din kayo ng information ng ID rin, i-ready nyo and pipicturean kayo dyan. Ganun din, katulad din sa Paymaya yung ginawa nyo. Okay? So, once na ma-verify na yung account nyo, punta ulit kayo doon yung kanina kasi naka-light tayo, kailangan yung pumunta sa pro. Ito kasing light, pag bumili kayo ng crypto dito, ayan, makikita nyo may buy dyan, di ba? So, pag kinlik nyo yung buy na yan, ayan, tas ito. Itong screen na to, pag ninext nyo, binay BNB nyo, mag-automatic, ano siya, maghahanap ng trader based dun sa kung magkano yung nilagay nyo yung PHP na gusto nyo bilhin. So ano siya, automatic doon sa mga traders. Kaso yung gagawin kasi natin, direct buy ito sa Binance mismo, hindi sa trader, hindi siya P2P. Okay? So ayan, punta kayo dito para gawin natin pro yung app na to. Punta ulit kayo doon. Ayan, ito sa settings na to. Then click nyo to, di ba naka Binance Lite, naka on. I-off nyo lang. Ayan, magpupunta na siya sa Binance Pro. So ito na yung tsura ng Binance Pro. Ayan. So ayan, kung makikita nyo, meron ditong P2P trading and meron dyan credit and debit card. Yung gagamitin natin is yung credit and debit card. Okay, so click nyo lang yan. Then ito, kung anong gusto nyong bilhin, kahit ano naman dyan. Kung may bala kayong bilhin, SLP, ayan, click nyo na SLP. Tapos makikita nyo dyan sa taas, 1 SLP is equals to 4.81. Yan kung yan yung katumbas ng SLPs. Pero ang bibili natin, BNB guys, para panglahatan. Okay, so ito yung presyo ng BNB ngayon, 21. Nagbabago-bago siya. Ayan, kumikita nyo sa taas. Mabilis nagbabago. So, pero ang bibili natin, 1,051 pesos. Pero may minimum to ah. May minimum siya na 780. Ito. Meron siyang minimum na yan. So, dapat 780 pataas ang bilin nyo para makapag-proceed kayo. Okay? So, ayan. Bibili na tayo ng 1,051. So, continue lang yan. And ito, mapupunta na kayo dito kung ano yung gagamitin yung card. Oh, so, balik ulit kayo dun sa app. Pero idalagay na natin dito sa screen yung card. Ayan, ito, para makita na natin, mabilis natin makita. So, change card lang niya, may kita yung change card dun sa pay with card. So, click nyo lang yan. Tapos, pay with new card. Then, ayan, sa baba, may button na add new card. Okay, so, pag next nyo, mapupunta na kayo dito sa card info tsaka dito sa billing address. So, ilalagay nyo lang yung name nung nandun sa card, yung last name. Tapos yung card number. And yung date.
So once done, next lang. And yung ano naman, address naman. Dapat to guys, ha, kung ano yung nandun sa Paymaya nyo, yun dapat ilalagay nyo dito. And yung postal code, yung syempre yung country, then pay now, then lalabas yung confirm order nyo. Confirm order natin, 1,051 pesos. May dumaan lang na ano. Kaya may fee na 2%, 21 pesos yan. So 2% yan ng ano, ng kung magkano yung bibili nyo. So yan, confirm. And so yan, processing na. So yan, purchase complete. Ayan, 0.049 yung nakuha natin BNB. So click nyo lang to kung gusto nyo mag-rate. Ayan, re-rate natin. Since mabilis. Then view wallet. Then check nyo yung wallet. Ayan, nandiyan na agad, no? $34. Meron tayong ano, sobra dyan kanina. Pero ayan, $34 na. So yun yung ano guys, yun yung pagbili ng ano ng PNB or kung ano man gusto niyong bilhin gamit ang Paymaya virtual card. Okay. Okay, so nakabili na tayo sa mobile. Eh paano naman guys kung gusto niyo bumili sa PC or sa browser niyo? So pwede rin 'yan. So dito sa Binance.com, meron dyan. Syempre kailangan nyo mag-login din kung ano rin yung ginawa natin doon. So kung ano rin ginawa nyo doon sa cellphone or sa mobile, pwede nyo rin i-login dito syempre. So login nyo lang dyan. Then kung gusto nyo bumili ng direct din katulad ng yung ginawa natin kanina, so punta lang kayo dito sa Buy Crypto, then using credit and debit. So yun din yung process na ginawa natin sa mobile. So click nyo yan. So yan, katulad din yung kanina, ilalagay nyo yung amount. Yan, 780 yung minimum. Then, kung gusto nyo ng BNB. Yan. So gamit yung credit card. So yan. So yan, kukontinue lang yan. Tapos gagamitin yung card na ginamit nyo. Yan, kung nakasave na dyan. Yan, lalagay lang nandyan. Add new. And ganun din yung process. Plus pag continue na to, lalabas dyan yung order nyo, then mag push through na yon. So ayun. So paano naman ba kung paano i-withdraw? So ito, papakita ko na rin sa inyo para hindi nyo na rin hanapin pa. So punta tayo sa mobile. So papakita ko rin mobile saka sa PC para mabilis. So sa mobile, ayan, ito sa mobile. So ito nakaano kayo eh, naka-pro to eh. So pag naka-pro kayo, ayan, di ba nasa home kayo, ayan yung home. Punta kayo sa wallet. Ito yung sa baba. Sa wallet. Then, ayan, nakita nyo yung withdraw na button. Click nyo lang yung withdraw button. Then, ayan, hanapin nyo kung ano yung available currency nyo. So, BNB meron tayo. So, click nyo lang din yan. Then, ayan, ilalagay nyo yung, kung meron kayong MetaMask address yan. So, pag nilagay nyo naman yung address dyan, automatic yan, mag-fill out tong network eh. So kung wala naman kung hindi naman nag-fill out to, hanapin nyo kung ano bang network yung address na yon, kung Binance Smart Chain ba yan itong gamitin. Ito yung i-select nyo, BEP20 Binance Smart Chain. So pag Ethereum naman, may kita nyo dyan eh. Okay, so yan yung sa mobile. Okay, so ano na yan, may fee rin yan. May kita nyo dyan yung fee kung sakali pag naglagay kayo dito ng amount. So max natin. Ayan. So wala atang fee dito, hindi nakikita. Pagka withdraw pa ata eh.
Pero dito makikita na dapat yan. Zero BNB yung nakalagay eh. Pero meron yan eh, may makikita nyo dyan. So yan, dyan kayo makakapag-withdraw sa mobile. So sa PC naman, dito. Yan, ito. Pupunta kayo dito sa wallet. Ito rin, wallet din, same din. Then mapupunta yon sa fiat and spot na. Diretso. Yan. Mapupunta yan dyan. Tapos makikita nyo na yung currency dito na binili nyo. Ayan. And ito yung balance natin sa mobile. Oh. Yan yung balance natin sa mobile. Then, ano, ganun din. Withdraw button. Then, ayan. Ilalagay nyo din kung anong currency ba. Ayan, BNB. Tapos yung address. Ayan. Kung nakasave naman, pwede naman i-save address book. Pero kung di pa, kung first time, ayan, ito yung new address. So, lalagay nyo lang din dyan. Tapos, automatic fill out yan. Or kung wala, PSC. And tapos yan, magpa-process na yan. Ito, nakalagay dito yung minimum withdrawal, 0.01. Tapos yung network fee, ito hindi nakikita dun sa mobile kasi dalawa lang yung decimal dun sa mobile. Pero dito nakita nyo, 0.0005 yung network fee. So, ayun guys, ayun yung kung gusto nyo bumili ng mga cryptocurrency nyo. Yan. Okay, so sana nalinawan kayo. Okay guys, hanggang doon na lang muna ang video natin. At kung may encounter kayong error guys, try nyo na lang ulit after 12 hours. Kasi yung case sa akin, nung kaka-create ko pa lang nung Paymaya, nagkaroon ng problema eh. Pero minsan kasi sa Binance nagkaka-problema din. Pero try nyo na lang ulit after ilang oras. So kung may katanungan kayo guys, i-comment nyo na lang dyan sa comment section. And maraming salamat sa panonood. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like and share yung video natin. And syempre, subscribe na rin sa channel natin. Okay guys, maraming salamat at kita-kits sa susunod na video natin. Goodbye and ingat palagi guys. Yeah.